guys! Welcome to my channel! So, ngayon, i-share ko sa inyo yung vitamin C serum na ginamit ko last year. So, last year pa to kasi hindi ko lang siya nagagawa ng review. So, ngayon, para maitapon ko na siya or para maitabi ko na siya. So, i-share ko na sa inyo yung review ko patungkol sa serum na ito. At tinutukoy ko, guys, itong Garnier Skin Naturals Bright Complex 30 times Vitamin C Booster Serum. So, ito, guys, ay nakakatanggal daw ng dark spot in 3 days. So, i-share ko sa inyo kung totoo nga ba nakakalis siya ng dark spot sa loob ng 3 araw. So, ganito yung tira niya, guys. Ayan, ito yung bottle niya. Tapos, ito naman yung kanyang box. So, pag binili niyo siya, guys, meron siyang box na kasama kasi nga, itong bottle, wala dito yung information na kakailanganin mo. Kaya kung ginagamit mo pa ito, kailangan nandito pa yung box, huwag mo munang itatapon. Nabili ko nga pala ito, guys, sa Watson's, 499 pesos ang original price niya. Pero that time, parang nakasale siya. Parang 350 pesos ko lang siyang nabili. So alam niyo naman, guys, di ba na nauuso ang vitamin C, lalong-lalo na sa TikTok, ang dami mga skincare enthusiast na nagsishare doon na napakaganda ng vitamin C serum, especially sa umaga. Actually, sa umaga talaga to nila lagay sa mukha. Tapos, pwede naman kayong mag-serum ng niacinamide paggabi, pang-booster kumbaga ng vitamin C. Bago ko makalimutan, guys, i-share ko muna sa inyo yung aking skin type. Ang skin type ko po ay oily acne prone skin. So, ngayon, guys, kapag kukuha kayo or bibili kayo ng mga serum ninyo, make sure na alam ninyo yung pakay ninyo. Or dapat alamin nyo muna kung ano ba yung kailangan ng skin ninyo bago kayo bibili ng mga klase ng serum. Kasi madami klase ng serum. Like vitamin C, niacinamide, at madami pang iba. Madami klase ng vitamin C serum sa market, guys, pero ito yung isa sa pinakamura, 499 pesos lang siya. Hindi ko alam kung nagtaas siya. Kasi last year ko pa ito nagamit, guys. Last year ko pa siya nabili. So, for sure, nagtaas ito kahit papano. Kasi nga, madami na ding nagre-review ng product na ito. Bago tayo magpatuloy sa product na ito, gusto ko munang i-share sa inyo kung paano nga ba ginagamit yung vitamin C serum or paano mag-apply ng vitamin C serum or ng kahit anong serum. So, ang ginagawa ko, guys, nagpe-facial wash muna ako. So, binabanlawan ko muna yung face ko. And then, ang next step naman ay serum. Pwede namang mauna yung moisturizer, guys. Pareho lang din siya ng epekto. Kahit mauna yung moisturizer, guys, magiging okay pa din yung serum mo. Pwede namang after, pwedeng before serum yung paggamit ng moisturizer. And then, ang pinakalast ng skincare na ina-apply ko ay sunscreen. Dapat, guys, kapag magba-vitamin C serum kayo o kahit anong serum man yan, dapat talaga na nagsa-sunscreen kayo. May nakasashay nito, guys, kundi ako nagkakamali. Wait lang, kukunin ko. Eto, guys, ito yung nakasashay nila. Ganyan siya. 99 pesos ito nung binili ko sa Watson's. Hindi ko alam kung magkano na siya ngayon. So, yun, guys, pumunta na tayo dito sa mismong product na ito. Babasahin natin lahat ng information dito sa box na importante. So, sabi dito for all skin type naman ito. Actually, okay naman talaga ang vitamin C serum sa lahat ng skin type. Kaso nga lang, dapat alam mo kung para saan yung vitamin C bago mo siya i-add sa skincare mo. Nga pala, guys, gusto ko lang sabihin sa inyo, yung 3 days nila na sinasabi dito na matatanggal yung dark spot mo. Actually, guys, hindi naman agad-agad like 3 days. Siguro sa iba, oo, pwede. So, hiyangan kasi yung mga products, alam nyo naman, diba? So, ito, okay naman siya, naging hiyang ko naman. Kasi hindi naman as early as 3 days, hindi naman siya ganun kabilis. Especially kung vitamin C lang yung ginagamit mo, syempre kailangan nagwa-wash ka pa din ng face, dapat naglalagay ka pa din ng moisturizer, at dapat naglalagay ka ng sunscreen. Yun yung pinaka-importante, guys. Para yung mga pimple marks, yung mga redness, yung mga red marks mo sa mukha, ma-lighten din. Nga pala, guys, 499 pesos, 30 ml yung makukuha mo. So, guys, meron siyang yuzu lemon extract. So, sinerch ko kung ano nga ba yun. Sabi dun sa Google, antioxidant daw siya, and nakakatulong siya to promote anti-aging. Actually, guys, wala na siyang ganong kalaman kasi nga naubos ko na siya. Pero nagtira pa din ako ng konting-konte para maipakita sa inyo. Ayan, yung hindi lang gusto dito ng iba, guys, yung amoy. Which is ako din, hindi ko gusto yung amoy niya. Kasi may fragrance ito, guys. Pwede siyang makairita sa mukha. Pero hindi naman sa lahat. Halimbawa kung sensitive skin kayo, kahit hindi man kayo sensitive skin, mag-patch test pa din kayo, guys. Lalo na kung gagamit kayo ng mga bagong products. So, ganito yung itsura niya. Ayan, meron pang natira. Tapos, ganyan siya. May pagkarani. Ayan, oh. Hindi siya ganun ka-clear. Pero okay naman. Actually, kapag in-apply mo siya, guys, madali naman siyang ma-absorb. Yun lang, hindi lang talaga nila matake yung amoy. Actually, kung nasasanay ka na dun sa amoy, magugustuhan mo siya. Yan, guys. So, diba?
nakaka-brighten talaga siya ng skin. Usually guys, ang mga vitamin C, sobrang mamahal talaga ng mga yan. Ang presyo ng mga yan, nasa 1,000 pesos, mga mas mahigit pa. Ito guys, 499 pesos. Kung baguhan pa lang kayo, well, pwede nyo naman siyang itry. Yun nga lang guys, ang hindi pa nagustuhan ng iba dito, at ako din, hindi naka-indicate dito kung ilang percent ba siya ng vitamin C. Pero nung tiningnan ko guys, hindi pala kasi siya purong vitamin C, kaya naman hindi naka-indicate dito kung ilang percent ba ng vitamin C meron ito. Although ito guys ay 30 times vitamin C, at sabi naman niya dito guys, this one is booster serum as you can see. At hindi ko gusto yung lalagyanan niya guys, madaling mag-oxidize yung mga vitamin C, lalo na kapag natatapat sa araw. Hindi ko sure guys kung may nakuhanan ba akong video nung ina-apply ko tong product na ito. Kung meron man, i-insert ko dyan sa screen. So yung pag-apply ko kasi nito guys, okay naman siya, wala naman akong ibang naramdaman, wala naman irritation, hindi naman ako nag-red, ganyan. Yung iba kasi guys, nagkakaroon daw ng irritation nung ginamit nila tong product nito. So hindi nila hiyag itong product nito. So hiyangan talaga siya. Tulad ng sabi ko, mag-patch test muna kayo bago nyo i-apply sa buong mukha ninyo. Sabi niya kasi dito guys, nakakatanggal siya ng dark spot sa loob ng 3 araw. Actually, hindi naman. Maglalighten siya ng sobrang konti lang sa loob ng 3 araw. Pero hindi yung 3 araw pa lang matatanggal na lahat ng dark spot mo. Hindi siya ganun guys. Ako, 2 weeks. Dun ko pa lang talaga nakita yung resulta nito. 2 weeks, naglalighten na yung mga pimple marks ko, yung mga red marks ko, mga ganyan. Pero hindi yung 3 days na sinasabi nila dito. Siguro yung iba, 3 days lang nag-lighten na yung kanila. Good for them. So, naging effective tong product na ito, or mabilis yung epekto ng product na ito. Pero sa akin guys, based on my experience, hindi siya agad-agad. So, yung face ko, yes, nag-brighten. Na-lighten yung akin face. Pero hindi naman talaga natanggal totally yung mga dark spot and pimple marks. Kung i-store nyo tong product na ito guys, huwag dun sa malapit sa bintana yung maaarawan, kasi mag-oxidize siya guys, magiging less effective na yung product. Basta mga vitamin C product, huwag yung itatapat sa mga malapit sa bintana or sa may araw, kasi mag-oxidize siya guys, magiging less effective na yung product. Or minsan mag-iiba yung kulay niya. Pag nag-iba na yung kulay ng vitamin C, halimbawa itong vitamin C na ginagamit ko, or kung meron kayong vitamin C na ginagamit, pag nag-iba yung kulay niya guys, i-stop nyo na, maybe nag-oxidize na kasi siya, magiging less effective na siya pag ganon. Anyway, okay din naman tong product na ito, yung vitamin C. Lightweight din naman siya, mabilis siyang mag-absorb. Yun nga lang yung amoy tsaka yung fragrance ang hindi nila gusto, at tsaka yung hindi nakalagay dito kung anong percent yung vitamin C na meron siya. Kasi yung iba guys, kapag vitamin C serum, yung pinag-uusapan, especially yung mga medyo mamahal, nakalagay kasi dun guys kung ilang percent ng vitamin C. Dapat ganun yung tandaan ninyo guys. Tulad ko, ganun na din yung gagawin ko kapag pipili ako ng vitamin C. Dapat naka-indicate dun kung ilang percent ba siya ng vitamin C. Ang vitamin C din guys, nakaka-protect siya from UV rays. Nakaka-repair din siya ng skin na nakaka-boost siya ng collagen kung puro yung vitamin C na meron dun sa product. Okay din siya for anti-aging. Ngayon kung hindi nabanggit yung mga concerns ninyo like texture sa mukha, mga ganyan, iba yung concern ninyo, huwag na kayong mag-add ng serum. Kailangan alamin nyo muna kung bakit ba kayo nag-a-add ng serum sa skincare ninyo. Halimbawa, gusto nyo bang mag-brighten yung face ninyo, matanggal yung mga dark spots, red marks, mga ganyan, okay tong vitamin C na ito. Bago kayong gumamit ng product guys, alamin nyo muna yung concern ng face ninyo. Meron din siya niacinamide guys. Ayan, alam nyo naman na perfect combination ang vitamin C at niacinamide. And this one is 3-O-ethyl ascorbic acid. So, hindi siya purong vitamin C. Meron din ako nakita guys, as per dermatologist, sabi doon, dapat daw yung vitamin C na meron sa isang product ay 20% lang, especially kung beginners kayo. Ayan, sinulat ko dito para hindi ko makalimutan. Ngayon naman, kung hindi kayo na-damage, kung walang naging problema yung inyong mukha habang gumagamit kayo ng vitamin C, pwede ninyong itaas yung vitamin C percentage na ginagamit ninyo. Kasi guys, kung mataas yung percentage ng vitamin C na meron sa product ninyo, halimbawa 20% more siya, pwede siya maka-damage ng skin ninyo. Tandaan ninyo, sa product na ginagamit natin, especially sa skincare, less is more. Ngayon naman guys, kung yung purong vitamin C yung ginagamit ninyo, huwag nyo siyang ililayer sa retinoids, retinol, HA, BHA, or kung ililayer nyo man, make sure na mag-consult kayo sa mga dermatologist ninyo, kasi baka pwedeng mas ma-irita yung mukha ninyo kapag nilayer nyo yung actives ng vitamin C na puro sa mga exfoliant. Well, actually for me guys, okay naman tong product na ito. Siguro ito dahil mura siya, kasi hindi siya purong vitamin C, pero maganda din naman yung magiging epekto niya sa inyo. Ngayon, sa edad naman, hindi ko alam, wala kasi naka-indicate doon kung anong edad ba yung gagamit ng product na ito. Pero kung yung mga
concern ninyo, like 18 and above kayo, at yung mga concern ninyo ay dun sa mga nabanggit ko, well, pwede na kayo mag-take ng vitamin C. Pero make sure na magtanong pa din sa mga dermatologist ninyo. Okay naman siya sa akin, guys. Although medyo matagal bago niya nalighten yung mga pimple marks ko, yung mga red marks ko, yung mga dark spot ko, okay pa din naman siya sa akin. Pero pwede naman, guys, kahit pa paano. Pag maglalagay kayo nito, guys, huwag niyong dadamihan kasi hindi maganda sa feeling, sa pakiramdam kapag madami kayong ina-apply. Make sure na tamang ano lang, tamang application lang, tamang amount lang yung i-apply nila. Tsaka kung mag-a-apply kayo, guys, buha kayo ng product and then buhos sa palad, tapos i-mix nyo ng ganti, tapos apply. Huwag nyo i-direct ito, guys, pa ganyan. Dati kasi ganun yung ginagawa ko. Pero pwedeng makontaminate kasi yung wrapper kapag nagigit sa mukha. Kahit pa paano, guys, naging maganda naman yung experience ko sa product nito. Pero meron akong vitamin C na maire-recommend sa inyo. Although hindi din nakalagay doon kung ilang percent siya ng vitamin C. Pero yun yung ginagamit ko at sobrang ganda ng face, guys. Yun yung ginagamit ko ngayon, guys, kasi itong vitamin C na ito, last year ko pa to ginamit, so hindi ko lang siya nagawa ng review. So yung i-recommend ko sa inyo, yung nasipik na vitamin C nila, na serum, maganda yun, guys. Okay na okay yun sa akin. Mas mare-recommend ko yun kesa dito. Magdagdag lang kayo ng konti. Reasonable naman yung price niya dahil sobrang ganda sa skin ko. So that's it for this video, guys. Thank you so much for watching. Anyway, papalaw naman po ako sa aking FB page. Yan, nandyan na po yung mga link sa aking IG and sa TikTok na din po. Nagtitiktok ako, guys. Please papalaw naman kahit maka 1,000 lang tayo ng followers sa TikTok. Okay na yan. Tsaka sa IG, no? So thank you so much for watching. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like this video. Comment below para sa mga request ninyo ng skincare. At syempre, huwag na huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Bye!